So, madami po sa atin ang nako-confuse if kung kailangan ba natin i-accept yung SMS message na nare-receive natin concerning with the GOSI contract. Hi guys, it's me, Kenneth, and welcome to OFW Talk here in Kenneth's Vlog. Ano nga ba ang GOSI? Ang GOSI po ay isa sa mga insurance na nagpo-cover sa isang expat maliban po sa medical insurance na ini-issue ng company. Years ago, ang talagang nakalagay lang na information sa GOSI system ng isang expat are joining day kung kailan nag-work dito sa Saudi yung expat, date of birth, basic salary, and then yung monthly contribution na binabayaran ng current employer sa GOSI system ng isang expat. Optional lang po para sa mga employer kung ilalagay nila yung copy ng contract ng isang expat. So, sa ngayon, iba na po ang sitwasyon. Kung noon, optional lang po ang paglalagay ng contract sa GOSI system ng isang expat, ngayon po ay mandatory na kailangan ilagay ng current employer mo ang copy ng contract mo sa GOSI system. Isa sa dahilan kaya naging mandatory ang pag-upload ng GOSI contract ng isang expat sa GOSI system, it's because sa new labor reform system na pinatupad noong March 14, 2021. Kaya kung mapapansin ninyo, on or before March 14, 2021, nagsisimula na tayo makareceive ng text message from GOSI and they are instructing us to accept our unified employment contract from our current employer. Ano po ba ang connection ng GOSI Unified Employment Contract sa new LRI na pinatupad noong March 14, 2021? If kung titignan po natin yung guidelines na nilabas noon, ito po ay mag-undergo sa eligibility conditions for expatriate workers. At ito po ay pang number 3, which is saying that the worker must have a valid, duly attested employment contract. Ito po yun, yung unified employment contract na nagiging mandatory na i-upload sa GOSI system ng bawat expat. So, if kung ang tanong po, if kung kailangan natin i-accept ang unified employment contract natin from GOSI, ang sagot po ay yes. Kailangan po natin itong i-accept. Dahil ito po ay documentation purposes po for both employer and expat. At malaking factor din po ito para sa ating mga expat when it comes naman po para sa ating Kiwa portal. Again, ito po ay isa sa mga eligibility condition na nakalagay sa LRI guidelines na pinatupad noong March 14, 2021. Reminder lang po, bago po natin i-approve ang Unified Employment Contract natin from GOSI, reviewin po natin ito ng maigi. At kung meron po tayo makikitang discrepancy, ikonsulta po natin ito sa HR department natin para ipakorek yung dapat ikorek. Dahil isa ito sa mga requirements ng Saudi government, ang Unified Employment Contract from GOSI, nararapat lang po talaga na maging maingat tayo sa pag-a-approve nito. Lalong-lalo na in long run, ito na po ang magiging batayan para sa ating mga expat when it comes sa contract. And also, isa rin sa mga aim ng LRI na maging electronic contracts na ang mga information ng mga expat. At good news naman po, para po sa mga household worker na nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia, meron pong ginawang OFW Town Hall Meeting noong 23 April 2021 at diniscuss po nila na possible na po na magkaroon ng LRI ang mga household. Ito po ay sa kadahilanan na pinag-iisipan na ng Ministry of Human Resources ang possibility na magkaroon na din ng LRI ang mga household workers. So, soon, we are looking forward din na magkaroon din sila nito at makapagpalipat-lipat na rin sila ng employer nila. Sa po ito sa mga magagandang pagbabago dito sa Saudi Arabia, hindi lang po para sa mga skilled worker at sa mga professional, including na rin po ang mga household worker na soon may enjoy na rin po nila ang LRI.
Pinay. And that's it for today. If you are new to my channel, please subscribe and hit the notification button para ma-notify ka every time na may bago akong vlog. So, till next time, dito lang po sa OFW Talk. Bye!